Good morning mga kapatid. Welcome back dito sa ating channel. So, ang mainit nating update ay pumapatungkol dito sa Showtime. So, alam naman po natin na mainit itong pinag-uusapan na Kesha malapit na daw at mapapalitan na ang number one na noontime show na It. Papalitan na raw po ng It Showtime. Sa wakas daw po ay mapuputol na raw ang kayabangan na no ni Boss Joey De Leon. Alam naman po natin ang mga bashers na yan. Pero talaga ba? Kasi ang atin pong pagsubaybay kahapon ay mataas pa rin ang viewers po ng TVJ. Sila pa rin po ang nangunguna. Mapa-online man po yan. So kahit po konti lang ang diferensya sa TV ratings, alam naman po natin na mahina ang signal ng TV5. Marami ang napipilitan po na manood na lamang sa kanilang Facebook, YouTube, dahil wala po talagang signal sa kanila. So kahapon nga po tila hinigop no ng It Show ay tila hinigop po ng It or ng EAT ng TVJ ang viewers ng Showtime dahil talaga naman pong biglang unti. Lumaki po ang lamang ng TVJ sa Showtime kahapon. Parang hinigop nga no, lalo na nung mag-aano na po, malapit ng mag-sugod bahay mga kapatid. So, makikita po natin dito guys na mas mataas po ang viewers ng Showtime nung una po nating survey. Kung saan ay 72 viewers lang ang TVJ, samantalang sila or ang Showtime ay 77,000. So ilan po ang lamang? 5,000 lang, 'di ba? 5,000 ang lamang nila sa TVJ. And admit po natin na mas mataas po sila during po yan ng Gimme 5, 12:44 PM. Pero bago pa man po matapos ang TV5. Bago pa man po matapos ang Gimme 5, parehas kasing 5. So tumaas po ang views nito. And then napag-iwanan kung 5,000 po ang lamang ng Showtime, kinulelat naman po sila ng TVJ dahil bumaba po ang viewers nila eh. Naka 90,000 po ang TVJ, samantalang ang Showtime bumaba po yan sa 61,000. So ilan po ang lamang? Grabe, di ba? 60, 70, 80, 90, 30,000 po ang lamang. Nung una, 5,000 lang po ang lamang nila sa TVG. So, sino po ang mas panalo? Ang TVG pa rin. So, ayan, kung makikita nyo po dito, nung una, lamang pa po ang Showtime sa TVG. Ayan, meron din po silang 45,000 sa YouTube channel nila. 43 lang ang EAT. So, dito, mas lamang po sila, pero konti lang naman. 5,000, tapos 2,000. Kaya hindi rin po mabigat. Kasi maliit lang naman po ang lamang nila. Compare nyo naman sa naging lamang po ng TVJ kalaunan sa kanila. Talagang nilampaso po sila at ang layo po ng agwat. Sa Facebook, ganun din, lamang na lamang po ang TVJ. 15,000 versus po 10,000. At saka 15,000 versus 1,000. So, klaro po sa Facebook, panalo po ang TVJ, pati na rin po sa YouTube. Kasi tulad ng sinabi ko po sa inyo, kalaunan ay tumaas po ang viewers ng TVJ. From 72 to 77,000, ayan o. Habang tumatagal po, habang patagal po ng patagal, ay talagang parami po ng parami ang viewers ng TVJ. Samantalang ang Showtime ay paliit naman ng paliit. Kabaliktaran o. Pababa po ng pababa ang kanilang viewers. So, ito na nga. Naka 80,000 po. 81. O yan, dito. Lamang na po ang TVJ as of 12:52. 81 versus 71,000. O, 10,000 na po agad ang lamang ng TVJ. Konting oras lang o konting minuto lang po ang nakalipas. At tumaas pa nga, guys. 82. Ayan, 82. 83.
Nag-84. Kita niyo yung oras, guys, sa taas. Ilang minuto lang, no? At dire-diretso po ang pagtaas ng TVJ. O, 12.56, 12.57, nag-85, 12.59, 85, 86, 86 naman. O, lahat ng mga inaantok dyan na bashers, rest in peace. So, anong mag-aalauna na, 87, at ang showtime ay 61. Tingnan nyo yung difference, guys, napakalaki. 87 versus 61. So, kung nung una, nangunguna po ang showtime, bigla naman pong hinigop, tila hinigop, no? Ng TVJ ang kanilang viewers. Ayan, napakalinaw po. Bigla silang nilampaso. Bumabelo lang ang E80 show. Grabe naman kasi mga bashers dyan na sinasabi mapapalitan na daw ang TVJ sa number one noontime show. Imposible po yan. Kahit anong gawin po nila, never po nilang matatalo ang TVJ. Kumbaga, hindi na nila mai-steal or mananakaw pa ang title sa TVJ. Kahit manguna pa po sila dyan sa TV ratings, hindi po nila maaagaw na at mapapalitan na ang TVJ sa number one noontime shows. Sa tagal na po nilang pinatunayan na sila po talaga ang number one, ay wala pong magagawa ang showtime para palitan po sila. Hindi naman ibig sabihin isang beses matalo sa noontime show, sila na po ang number one noontime show. Hindi po yon. Sa tagal po ng TVJ na pinapatunayan na sila po ang hari ng tanghalian, ay wala pong basta-basta makakaagaw ng kanilang pwesto o trono na yan. Malay nyo naman ay puno lang ng talaga ng intriga. Lalo pat ang sabi, ay panay ang wala ni Vice Ganda, no? Sa showtime. Di rin natin sure kasi hindi naman tayo nanonood sa kanila. Pero malay po natin ay nagpapainit lang sila ng sa social media para marami po. At ito yung maging taktika, di ba? And hindi naman po araw-araw. So patunayan po nila, mag isang taon po sila mag number one. Baka maniwala pa po tayo na sila ang papalit na number one noong time show at papalitan ang TVJ. Pero hanggat di po yung nangyayari, wag po kayong umasa na maagaw ng showtime ang number one noong time show spot. Dahil TVJ po ang may hawak niyan, no matter what happen. Samantala, ayan, kahit po mag-commercial break, tingnan nyo naman, guys. Kahit commercial break, mas mataas po ang viewers nila dito sa showtime. O, commercial break po yan, ha? 77,000 ang nanonood. And ganun din, habang magsugod bahay na, mga kapatid, ay pataas lang po ng pataas ang views ng TVJ. Umabot pa po ito ng 90,000, guys. Ayan, kung pagsasamahin pa nga po natin ang online views ng TVJ, ay masasabi po natin 100,000 ang nanonood po sa kanila talaga. Ayan, o, 79,000, compare nyo naman po yan sa 87 ng TVJ. 88 pa nga. At hindi pa po 88 o 80 lamang po sila, di ba? Kahit yung pangmalakasan nilang segment natatahog pa rin po sila talaga ng TVJ. Kaya sa mga nagsasabi dyan na matatapos na dahil daw sa kayabangan ni Boss Joey, kaya nauumay na yung mga tao. Hindi po yan totoo. Kami nga po tuwan-tuwa pa pag nagpaparinig si Boss Joey kasi nare-real talk. Tamaan sa pool. Diba? Kung hindi ka naman na natatamaan, bakit ka magre-reklamo? Bakit ka mauumay? Lalo na nakabalik na po si Maine Mendoza. We all know po, guys, isa rin po sa malakas makahatak po ng viewers itong si Maine Mendoza. Napakadami po niyang fans. Nabuwag man po ang Aldab na, madami pa rin pong mga active na supporters po si Maine Mendoza na talagang all out po ang suporta sa kanya. Kaya wag po kayong masyado magpakakampante at magbunyi
dahil hindi po ganun basta-basta mapapalitan sa number one noontime show spot, Anti-VJ. Kahit po magpahinga, Anti-VJ, hindi na po mag-live. Wala nang programa, mananatili na nasa kanila ang titulo na yan. Parang Marian Rivera, for example lang natin. Ilang taon na ba si Marian na hindi po napapanood sa prime time? Pero hindi pa rin po inaalis sa kanya kahit ang dami na pong mga shows, artista, ang tumataas ang ratings sa prime time. Hindi pa rin po nila tinatanggal kay Marian Rivera yung pagiging primetime queen. So, wag po kayong umasa na porket isang beses matalo nyo sa noontime show rating sa TV, ang TVJ ay sila na ang number one. Imposible po iyon. So, yun lang po ang update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.